Hello, what's up mga kabanga? Magandang hapon sa inyong lahat at welcome back again dito sa ating munting channel. At sa hapong ito mga kabanga ay isi-share ko sa inyo ang aking lulutuin ng aming magiging hapunan. At ang lulutuin ko ngayon mga kabanga ay inasimang alimasag at hipon with talbos ng kamote. Yan. Lagyan ko siya ng ano na pangpasim na sampalok, bunga ng sampalok. Pero yung ano, ilalagay ko sana yung ano, yung talbos ng ano, ng kangkong. Ayan mga kabanga, pero wala daw nabili kaya talbos na lang ng kamote yung nalagay natin, pwede naman yun. Ayan. Pero bago dyan mga kabanga, ay shoutout muna sa ating mga subscribers at mga viewers. Shoutout sa inyong lahat yan. God bless. Maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Sa team namin, sa Team Cordon yan. Shoutout sa inyong lahat yan. Lalo-lalo na kay Ate Lorelyn Tambal. Ayan mga kabanga. Balik kasi itong recipe to mga kabanga ay, you know, naalala ko yung mga barkada doon sa amin. Yung pagpupunta kasi kami sa Bukid, nangunguha kami ng mga ano, kung tawag doon sa amin yung kape, yung agatol o alimasag sa Bukid, yung gumagawa ng mga butas-butas doon, yun yung mga hinuhuli namin. Tapos yun, kasamang barkada, gamit ng pala yan. Magaling din ako maghuli lang ganun, kahit mag-isa lang ako pupunta sa Bukid, nanghuli ako. Ayan mga kabaka, tapos uuwi kayo, tapos dadaanan nyo naman yung kangkungan, yun solve na yung pananghalian. Ayun mga kabanga. At ayun na nga mga kabanga. At samahan nyo na naman ako dito sa aking kusina at umpisa na natin ang ating pagluluto dahil napapalayo na naman tayo. Kaya tara na! Yes, Daddy! Ito na mga kabanga at umpisa na natin ang ating pagluluto. Yan, ito na yung first step natin. Pero nakapagpakulo na ako ng tubig. Yan, kumukulo na yung tubig natin mga kabanga. Simple lang yung mga rekado niya. Kalimutan ko pa yung sandok namin. Ito na, kumukulo na siya at ito na, ilagay na natin yung ating luya at sibuyas. Yan. Tapos pwede na rin natin ilagay itong sampalok natin. Yan mga kabanga. Ayan, wait lang natin hanggang sa kumulo ulit at kung pwede nang ano, kung pwede na yung sampalok niya, ilagay na natin itong ano natin, itong alimango o alimasag. A few moments later. Ayan mga kabanga, kumukulo na siya at okay na yung sampalok natin, malambot na. Pwede na natin ilagay itong ano natin, itong alimasag. Ayan mga kabanga. Bale, sa bahay kasi ang style namin pag nagluluto kami ng ganito, bale, nilalagyan namin ng konting bagoong. Kahit konti lang. Yan, may isang kutsara. Yan. Ayan mga kabanga, takpan lang ulit natin at kung okay na siya, ilagay na natin mamaya yung ano, yung hipon niya o kaya magtimpla na tayo ng maglagay na tayo mamaya ng ano ng asin, pampalasa. A few moments later. Ayan mga kabanga, medyo okay na yung ano natin, yung alimasak, timpla na natin ng pampalasa. Lang lagyan lang natin ng konting bechin. Bechin tapos asin. Oops. Mm-hmm.
At ilagay na natin tong ano natin tong hipon, dagdag pang palasa din to. Mas masarap kasi yung sabaw niya pag may hipon. Tapos ang susunod na gagawin natin dito mga kabanga ay kapag okay na yung hipon, lagay na natin yung ano natin talbos ng kamote. At okay na ang ating inasimang alimasag at hipon. Yan mga kabanga, takpan lang natin. A few moments later. Ito na mga kabanga at okay na siya at oras na para ilagay natin itong ano natin itong daon ng kamote. Kagawlugan na. Tikman natin. Ulit. Ayan. Kasarap po ng sabaw niya mga kabanga. Yung lasa ng hipon tapos yung alimasag. Ayan mga kabanga at ilalagay na natin itong ano natin daon ng kamote. Ayan siya mga kabanga at takpan lang ulit natin. Pagluto na yung talbos ng kamote, ayan, at okay na ang ating inasimang alimasag at hipon. Hello, what's up mga kabanga? Good afternoon sa inyo.